Okay guys, good afternoon. If you first time to my channel, subscribe and click the notification bell para ma-update ka kung meron tayong bagong video. Ako nga pala si Achievers, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang theft or shoplifting at qualified theft. So ang definition sa dictionary or sa batas, sa revised penal code ng theft ay ang taking of property belong to another without consent, with intent to gain. And then ang pagkakaiba lang dito ng qualified theft ay yung trust. Yung trust ay sinasabi ditong trust ay kapag sinira mo yung pinagkatiwala sa iyo at yun ay ninakaw mo, doon pumapasok yung qualified theft. Ang classic example ng qualified theft yung mga katulong, kapag nagnakaw sila at pinagkatiwalaan sila sa loob ng bahay at nagnakaw sila, is qualified theft ang kinakaso ng mga amo nila. Ngayon, ang focus natin regarding sa theft and or shoplifting, bakit itong mga taong gumagawa nito ay nag-i-exist or patuloy na gumagawa? Ang unang-una ditong nakikita ko ay ang kasong theft kasi ay may bail or bailable. So ngayon, ibig sabihin, kahit mahuli man natin sila at makulong, mabilis pa sa alas 4, makakalabas sila at makakagawa uli ng pagnanakaw. Ang pangalawang reason dito ay kapag nahuli natin ay failure tayong i-establish yung tunay na identity nila. So kasi yung party natin at PNP ay nagre-rely lamang sa kung anong i-present ng shoplifter, which is na alam na naman natin na screen name lang yun. Yun na yung in-record natin sa file. Wala tayong tinatawag na AFIS or Automatic Fingerprint Identification System, na this is na yan, kahit hindi ka magsabi ng pangalan mo, pag in-scan mo lang yung daliri mo, lalabas na yung data ng personality mo, ng tunay mong identity. Gaya sa ibang bansa na mayroon sila noon. Kaya hindi ka pa tinatanong ng pangalan mo, makuha lang yung daliri mo, alam na yung identification mo. This is na yun ang wala tayo. Meron man, kaya lang faction-faction. Siguro meron sa NBI, iba yung sa PNP, iba yung sa other government agency. So hindi pa naka-synchronize. So ganun pa man, sana harapin natin yung reality at nandito na tayo at matagal pa yung sigurong pagbabago. So ang nakikita ko dito bilang isang security practitioner ay maging equipped tayo na ma-overcome natin yung kakayahan nila at maging prepare tayo sa mga scenario na dapat na mangyari. What if kung pumasok sa area mo at kilala mo siya, ano bang gagawin mo? O what if kung nakakuha na, nasa basket na or hawak-hawak, anong gagawin mo? What if kung pumasok, nakakumuha, tapos nakita ka nag-withdraw, anong gagawin mo? Tititigan mo lang. Ganun. What if kung inarrest mo siya na may dala pero nanlaban, anong gagawin mo? So what if kung umikot lang sa area mo pero kilala mo siya, anong gagawin mo? So paghandaan na lang natin yung mga pwedeng possible na scenario para sa prevention or hanggang sa apprehension niya. So yun na lang yung sa ngayon ang magagawa natin. So sana nakatulong sa inyo itong videong to regarding sa theft shop or shoplifting or qualified theft. Maraming salamat. Thank you for watching.